Magandang araw mga bata! Patid ko na marami kayong katanungan tukol sa bagong sangay ng araling panlipunan na ating tatalakayin ngayong taon. Nung kayo ay nasa grade 7, tinalaki ninyo ang kasaysayan ng Asya. Nung kayo ay nasa grade 8, tinalaki ninyo ang kasaysayan ng daigdig. At nung kayo ay nasa grade 9, tinalaki ninyo ang economics. Ngayon na nasa grade 10 na kayo, tatalakayin natin ang mga contemporaryong issue. Ang ating aralin 2 ay patungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Narito ang layunin ng ating aralin. Una, natutukoy ang kahulugan at uri ng kontemporaryong issue. Pangalawa, nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. At ang ikatlo, naiuugnay ang isyung personal at isyung panlipunan. Ano ang kontemporaryong issue? Ang salitang kontemporaryo ay sumasalamin sa salitang kapanahon, kasalukuyang panahon, o malapit sa nakaraan, samantalang ang salitang issue ay mga kaganapan at paksang tinatalakay, sinusubaybayan, at naging mainit na pinagtatalunan. Sa makatuwid, ang kontemporaryong issue ay mga mahahalagang usapin na nakarating sa kamalayan ng madla. Ito ay maaaring pangyayari, ideya, pananaw o paksa sa kahit anong larangan na may kaugnayan sa kasalukuyan o malapit sa nakaraan. Naging sentro ito ng usapin ng maraming bilang ng tao o kaya naman ay nakarating na sa mata at tenga ng media. Ang kontemporaryong issue ay nahahati sa dalawa, ayon sa larangan at ayon sa lawak ng sakop. Sa ayon sa larangan, ito po ay may siyam na kategorya. Ang isyong pampolitika at pamamahala, na kung saan ito'y tumatalakay sa sistema ng pamamahala ng gobyerno, kapangyarihan at mga gawaing politikal. Ikalawa, isyong pangkultural, na kung saan tumatalakay sa uri ng pamumuhay, sining, panitikan at kinagawian. Ang isyong pang-ekonomiya naman ay patungkol sa kabuhayan, negosyo at paggamit ng pinagkukunang yaman. Ang isyong pangkapaligiran ay tungkol sa pagkasira at pangangalaga ng kalikasan. Ang isyong sektoral naman ay may kinalaman sa mga partikular na pangkat sa lipunan tulad ng manggagawa, kabataan, at mga kababaihan. Ang isyong pangkalusugan naman ay tumatalakay sa mga sakit at gamot. Ang isyong panlipunan ay patungkol sa kapayapaan at seguridad. Ang isyong karapatang pantao at gender ay tumatalakay sa human rights at sexualidad. At ang mga isyong pang-edukasyon, pansibiko at pagkamamamayan ay tumatalakay naman sa sistema, problema, solusyon sa edukasyon, gawaing sibiko at pagiging mamamayan. Tandaan na maaari ang isang issue ay kombinasyon ng isa o higit pang mga larangan. Para naman sa ayon sa lawak ng sakop, ito ay nahahati sa tatlo, ang lokal, pambansa at pandaigdig. Sa lokal, ito ay nagaganap at nakakaapekto sa iisang lugar o pamayanan lamang tulad ng barangay, lungsod o probinsya. Sa pambansa, ito ay nararanasan sa buong bansa o maraming lugar sa isang bansa. At sa pandaigdig, ito ay nagaganap at apektado ang higit sa isang bansa. Tatandaan na kapag ang isang simpleng lokal na issue ay hindi nabigyan ng solusyon, ito ay ang maaaring maging pambansa o mas higit pa maging pandaigdig. Ano ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue? Una, nalilinang ang ating kritikal na pag-iisip. Masakikita natin ang issue sa mas malawak at mas malalim na perspektibo nito. Pinag-aaralan natin ang bawat panig ng diskusyon bago tayo makapagbigay ng ating opinyon at ang ating kuro-kuro ay may pinagkukunang mga basehan. Ikalawa, naiuugnay ang sarili sa pangyayari. Para mabigyan mo ng hustisya ang pagbibigay ng pananaw, mabuti na ilagay mo ang iyong sarili sa pagkatao ng iba o sa pangyayari na tinukoy. Hindi ka lang basta bitaw ng bitaw ng iyong opinyon, kundi inilalagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon. What if ikaw siya? What if ikaw ang nakakaranas ng pangyayari? Ikatlo, napahahalagahan ang mga tauhan, pangyayari at issue. Binibigyan mo ng kaukulang puntos ang bawat tauhan na kasama sa kaganapan. Ang mga opinyon ng mga tauhan ay iyong masusing tinitimbang. Sinisilip mo ang bawat anggulo ng sitwasyon. Pinag-aaralan mo ang bawat pangyayari at ano ang pinag-ugatan ng issue. Ika-apat, nahahasa ang iba't ibang kasanayan at pagpapahalaga. Hindi lamang kasanayan sa pag-iisip ang nalilinang, gayon din ang iyong kakayahan sa pag-iimbestiga, pananaliksik, pagsusuri, lohika, simpatsya,
magpahalaga, ang iyong pag-unawa, respeto at kasanayan sa pagsasalita. Ikalima, nakakatulong sa isang matalinong pagpapasya. Dahil alam mo kung paano kumilatis na mga impormasyon, hindi ka basta-basta naniniwala sa mga pahayag. Dahil doon, ang iyong mga desisyon ay base sa pawang katotohanan at may konkretong basihan. Ika-anim, makakatulong sa pagbibigay ng solusyon. Dahil may mga impormasyon ka na masusing pinag-aralan at may kritikal na pag-iisip, maaari kang makapaghain ng isang solusyon o rekomendasyon upang mabigyan ng solusyon ang natutukoy na problema at mabigyan ito ng kaukalang aksyon. At ikapito, pagkakaroon ng malawak na kaalaman. Ang pag-aaral ng asignaturang ito ay magbibigay ng malawak na kaalaman tungkol sa iba't ibang lipunan, bansa, kultura, tradisyon, isyu at iba pa. Ang lahat na naturan nating dahilan kung bakit natin kinakailangang pag-aralan ang kontemporaryong isyu ay nakabase sa iba't ibang mga aklat na ating nabasa na naging basehan ng pag-aaral ng work text na ito. Lipunan at kultura. Ang lipunan ay tumutukoy sa grupo ng tao na naninirahan sa isang sistematikong komunidad na may sinusundang iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga. Mayroon itong apat na elemento. Una, institusyon tulad ng pamilya, pang-edukasyon, pampamahalaan, pang-ekonomiya at pang-relihiyon. Ikalawa ay social groups, ang primary groups at ang secondary groups. Ang primary groups, ang mga individual dito ay may malapit na ugnayan sa isa't isa na nagdudulot ng pagiging informal nito sa ayos. Halimbawa nito ay ang pamilya at ang mga kaibigan. Secondary groups, ito ang mga individual sa grupo na kung saan may formal na ugnayan sa isa't isa. Malimit ang ganitong ugnayan ay makikita sa mga lugar ng trabaho, serbisyo at iba pang gawain. Halimbawa nito ay ang ugnayan sa pagitan ng amo at ng kanyang mga manggagawa. Ang ikatlo naman ay ang status. Nahahati ito sa dalawa, ascribe at achieve. Ang ascribe, hindi ito kontrolado ng isang tao sapagkat ito ay nakakabit na sa kanyang pagkatao simula pa ng kanyang kapanganakan. Samantalang ang achieve status naman ay tumatalakay sa isang posisyon na maaaring makanta ng isang tao dahil sa kanyang pagsusumikap at kasipagan sa buhay. At ang ika-apat, gampanin o roles. Ito ay tumatalakay sa karapatan, obligasyon at inaasahan ng lipunan kaakibat ng posisyon ng isang individual. Ang kultura ay tumutukoy sa isang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan. Ayon kay Anderson at Taylor, ito ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isang lipunan. Hindi magkakapareho ang deskripsyon ng bawat lipunan dahil sa kulturang nakaukit dito. Ito ay may apat na elemento. Una, ang paniniwala o ang belief. Pangalawa, ang magpapahalaga o ang values. Ikatlo, ang norms. At ikaapat ay ang simbolo. Ang huling paksa ay may kinalaman sa isyung personal at isyung panlipunan. Ang isyung personal ay tumutukoy sa mga kaganapan sa pagitan ng isang tao at ilang malalapit sa kanya. Ang solusyon sa isyung personal ay nasa kamay ng individual. Samantalang ang isyung panlipunan ay tumutukoy sa mga pampublikong paksa kung saan apektado ang buong pamayanan. Ayon kay C. Wright Mills, mahalagang malaman ng isang tao ang kaugnayan ng kanyang personal na karanasan sa lipunang kanyang ginagalawan. Meron tayong tinatawag na sociological imagination. Ito ay ang kakayahan ng tao na makita ang ugnayan ng kanyang personal na karanasan sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Ito ay isang abilidad upang masuri ang koneksyon at interaksyon ng mga isyung personal sa isyung panlipunan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita.